What's up everyone? It's me, Ray the Explorer. So, medyo matagal akong walang upload sa ABC. Pero, meron tayo ngayong in-explore naman, bago. So, which is hindi naman talagang bago, which is parang common na. Pero, sa naghahanap ng review nito, so meron ako. Kasi marami rin ako, marami nagtatanong sa akin ano yung pwedeng ibigay, anong pwede ilagay sa mga aso na minsan na may nakikita sila sa mga aso nila na mga pets nila na may mga garapata, may mga kuto, you know, mostly common problem nangyayari no pag nag-outdoor yung mga aso natin. So hindi natin maiwasan yun kasi pag may masalubong tayong aso na puno ng ano, mga galis. So meron po itong isang ginagamit natin. So usually mga budget, mga low budget po. So ito po, meron po tayong ano, take and play powder. So correct me if I'm wrong, ang pagbasa carbaryl na to. So ito po sa isang powder po. So paano ba nilalagay ito, paano ginagamit, kailan? So tara, explain ko sa inyo. So kita nyo, ito po yung powder niya. Nabili ko po ito dito lang sa lugar namin, sa Sambuanga lang. Cost like 80 peso ata ito. So 50 grams. Napalagay nito, anti-parasitic. Kita nyo. 50 grams. And then lemon scent. So paano ba ginagamit to? So usually talaga ang nakikita ko sa iba, pero yun naman din talaga. So paliguan muna natin yung aso natin. So paliguan natin, sample. So 1 week kasi is tulad sa aso namin is sa 1 week, 2 times naliligo. Monday, tapos sunod niyang ligo is like Thursday or Friday. Yan lang po. So, minsan okay lang rin maligo na once a week. Ito ang ginamit namin sa mga ibang aso namin. Kasi mahilig tumakas yung isang aso namin dito. So, nagka-problema, dumami yung galis niya, yung mga kuto niya. So, na-try namin muna ito. So, pinaliguan muna namin. Tapos, pinatuyo ng maayos yung aso. Pinatuyo talaga. Tapos, ilalagay namin ito. So, kung ito yung aso lang. Ito yung ulo ng aso. So, sa ulo pwede. Sa ulo. Sa batok. Sa likod. Parang baby lang rin po. Ginagawang baby yung aso. So, sa mga singit-singit. Sa mga singit ng mga paa. Mga daliri ng mga aso. Usually, doon kasi mahilig yung mga kuto tsaka garapata. So, mga paa ng mga aso sa harap. So, pwede ba ito sa puppy? Actually, hindi ito pwede sa puppy talaga pa eh. Mga 2 months, pababa or 4 months safety na siya. Kasi parang medyo mainit ata ito sa katawan pag nilagay. So, baka hindi kayanan pag nasobrahan. Kasi, syempre, ano ito eh. Yung kuto nga namamatay. And what more if na dilaan ng mga tuta, so parang magkakaproblema. So kung may nagtatanong, effective? So now yes, effective naman. Wala na siyang kuto. Siguro nga dahil sa amoy nito. Mabango naman. Hindi na rin pangita sa kamay natin. So meron din nga na Shopee. Iba-ibang variant lang nga po. Iba-ibang brand. Mga ganito. Powder po ito. So as you can see, ang itsura nito is parang ano lang, parang baby powder ito. Ito yung itsura niya. So yun po, bago nyo ibigay, paliguan nyo muna, patuyin nyo talaga yung aso. Then that's the time ilalagay nyo sa ulo, sa batok, sa likod, i-rub nyo lang sa mga paa niya. Doon po banda nila. So pwede po twice, pag
kailan yung pinaligo, pagkatapos yung maligo yung aso, tapos dadami yung pala nyo ko itong powder na ito. So, kung bago pa lang sa video ko, hindi sana ng support ako sa lahat mong aso. Ano dyan, tsaka sa inyo, please don't forget to like and subscribe my channel, Play the Explorer. Para marami pa akong i-share, marami pa akong i-explore regarding sa mga dogs and mga gamot ng mga aso. So, yun na po. Kung meron po kayo na itong katanungan, so, just comment down below. Comment section. And so, please, don't forget to like and subscribe to my channel. Bye!